Mga kapuso, hindi po pare-pareho ang paglaban ng ating katawan sa COVID-19. May ilang mga mas matindi at pinagdadaanan. Tulad ng 6 na taong gulang na si Isa. Bukod sa COVID, nagkaroon siya ng kalagayan na nagdulot ng pamamaga at sugat sa katawan. Ang kanyang karanasan ay tinutukan ni Dano Tingkungko. Samot-saring pamamantal at paltos o blister sa muka, braso at dibdib. Namagari ng kanyang daluyan ang hangin kabilang ang dila na nagdulot ng hirap niya sa paghinga. Lahat ng ito, iniinda at pilit na nilalabanan ng 6 na taong gulang na si Isa ng Dumaguete City. Umabot pa sa puntong na magapati mga talukap niya at nagdikit ang mga pilik mata hanggang sa hindi na maimulat ang mga mata. When I saw Isa, I will never forget the frailty. A 6-year-old girl suffering and she doesn't understand what is going on because her eyes are closed. She was crying, so can you imagine her eyes closed for how many days and her skin is blistering and burning. Multisystem inflammatory syndrome o MIS ang tawag sa kanyang kondisyon kung saan buong katawan ang nagpapakita ng sintomas ng inflammation laban sa virus. Sa sitwasyong ito, sa SARS-CoV-2 na nagdudulot ng sakit na COVID-19. Pinag-aaralan pa ng mga siyentipiko kung may direktang kinalaman o relasyon ang COVID sa MIS. Pero mas maraming na itatalang kaso ng MIS sa mga batang positibo sa COVID. COVID does not only affect the lungs or it's not only the cough, colds, diarrhea, loss of sense of taste and smell. This is an eye-opening situation wherein Isa got infected with COVID and it wasn't a cough or a cold. It was a serious skin condition that affected everything, including her eyes. This is very, very serious and this is not common, but COVID is real and COVID does have signs and symptoms that are not only in the lungs or the airways. Kwento ng ama ni Isa na si Felix, sa larawan lang niya nakikita ang kanyang kaisa-isang anak dahil bawal ang dalaw sa COVID ward. Parang bumagsak ang mundo ko sa awa ko sa anak ko. Sa kanyang murang edad, nakaranas siya ng ganung sakit. Parang gusto ko nang bumigay. Pero pag naisip ko na kung paano lumaban ang anak ko sa kanyang karamdaman, ang anak ko, ako pa kaya? Batid daw niyang patuloy na lumalaban ang anak, pero hindi raw nila kakayaning malagpasan ang pagsubok ng walang kaagapay na tulong. Sa mga taong may magandang kalooban, nagmamakaawa ako. Sana matulungan kami sa financial na pangangailangan para pambayad sa bill sa ospital. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras.